because talagang tayo failure. But hindi po tayo makikigil ng kalilinis hanggang nagkakalat po tayo. So, ngayon po nakikita natin ang efforts ng ating pamahalaan. Unti-unti natin pinagaganda itong ating mga coastal areas, itong ating mga karagatan, lalong-lalo na kasama natin ang Coast Guard dito. Of course, ang DNR, sila ang talaga ang may responsibility dito. Suportahan po natin ang cleanup. At we have to protect our ocean coast to make it more enjoyable for all people. Kaya sama-sama po natin pagtulungan, pagsilbihan at galangin ang ating kapaligiran. Muli, sa produktibong umaga at mabuhay po tayong lahat. Thank you, General Manager Libana. Next, to give their message, may I call on TILG Undersecretary Lord Villanueva. Magandang umaga po, mga magigiting natin na volunteers. Mga 4,000 daw tayo today, pero tandaan natin na hindi lang tayo nandito yung naglilinis. Kasama natin ang buong mundo sa layunin nitong coastal cleanup. Ang International Coastal Cleanup po ay isang movement na ginagawa around the world in over 199 countries. Kaya marami tayong kasama dito, hindi lang dito sa Dolomite Beach, kundi sa buong bansa at sa buong mundo. Napaka-importante pong ginagawa natin. It said that 80% of Filipinos depend on fish for their protein requirements. Kaya ang sustento natin, ang sustansya nagagaling sa dagat. Ang itong activity na ito ay isang ehemplo ng bayanihan spirit. Bayanihan, galing po yan sa dalawang salita. Bayan, meaning the community, and bayani, meaning hero. Kaya tayo pong lahat dito ay community heroes, literally. Bayanihan is when people unite to help individuals and communities in need. It's a culture that turns ordinary people into heroes. Kaya lahat tayo dito magiging hero po ang environment. Nandito po mga students, mga uniformed personnel, NGOs, academe, the corporate world, ordinary people helping out, making use of their valuable time para lang maging mas malinis ng konti ang ating paligid, para lang maging mas malinis at mas maging hawa ang ating buhay sa komunidad. Kaya po sa importanteng layunin na ito, maaasahan niyo po ang suporta ng Department of the Interior and Local Government. Nandito rin po kami para bigyan ang lahat ng may kakaya natin. In fact, mamaya po ang DILG may isang parallel event, ang ating Barangay at Kalinisan Day o Barkada. Habang naglilinis tayo sa coastal areas, ang DILG naman ay naglilinis sa interior. Kaya maraming salamat po ulit sa pagdayan niyong lahat at mabuhay po tayong lahat. Thank you. Thank you, Yusek Villanueva. Last to give their message, may I call on Philippine Coast Guard Commander Eduardo P. De Luna Jr. Hello. Magandang umaga po sa ating lahat. Alam ko, eager na po kayong maglinis. Hindi ko na po habaan ang aking salita. Just would like to thank the initiative of the DNR headed by Asik Masoda. Sir, ang ating mga nagagandahan at nagagwapuhang kasama dito sa harap. Pagpagan po natin sila. Hindi nyo po naitatanong ang inyong pong Philippine Coast Guard sa ngayon, buong bansa po nagpo-coastal cleanup because hindi lang every international coastal cleanup kami naglilinis. Ang inyong Coast Guard kasama sa mandato nito ang marine environmental protection.
So doon po sa unit namin, sa Marine Environmental Protection Command, palagi po kami naglilinis sa mga pantalan, sa lahat ng beaches, nagkukulik po kami ng mga basura. Tumutulong po kami katuwang ng mga ibang ahensya ng gobyerno, kasama ang DNR. So I think nasabi na ng ating mga naunang speakers, hindi ko na po hahabahan sana, hindi lang po ngayong araw na ito ang ating gagawin. Kung di sa araw-araw natin na gawain sa ating mga kanya-kanyang sariling bahay at trabaho. So magandang umaga po, ang inyong Philippine Coast Guard ay katuwang nyo sa paglilinis ng ating karagatan. Magandang umaga at isang makakalikasang umaga sa lahat. Maraming salamat po. Thank you, Commander De Luna. Okay, so before we formally start our cleanup, may I just request everyone to please gather around here for our photo ops and then mag-cleanup proper na po tayo. Para lang po well documented ang ating efforts today. So may I request our officials, our volunteers, sana rinig pa ako, no? Yung ibang volunteers po na nakakarinig pa sa akin, mag-tipon-tipon po muna tayo dito sa gitna. Magpipicture lang po tayo saglit. And then makapag-start na po tayo ng ating clean up. Ayan, so compress lang po tayo konti para po makita. Ayan, camera ready po ang ating media. Lahat po ng volunteers, compress po tayo konti dito sa gitna. Ayan. Para makita ang ating mga magaganda at gwapong mukha, no? Manila Bay Dolomites, saan po tayo ngayong araw, Saturday, Pinas, at ngayon ay September 16, 2023, yes, International Clean Up. Hindi lang dito sa Dolomites, saan, Baseco, basta lahat po, kaya nga po International Clean Up. Ayan, so galing na tayo doon sa may pinakaunahan,
sa may entrance at nandito na tayo sa may phase 2 ng Dolomite sign. At grabe. So okay yung ganito, no, kasi hindi pa siya ganun katirik ang araw. Kasi pag mamaya, tanghali na or alas 10 na ng umaga, alas 8 ay good morning. Good morning po. Ay sobrang ano, sobrang init na po. Kaya sa ating mga volunteers ngayong araw, grabe, sobrang dami. Maraming maraming salamat po sa inyo. Wala ba siya din lang? Eh, anong oras na? So masisimot yung lahat ng mga basura na nandito dahil ang dami nga po nating mga volunteers. Kasi nakakala na. Dito na, tara na. O, tara na, ladies. Ano ba mga ginawa niyo last night? Siyempre, basura. Thank you.